unang una. Binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Wala na hong paligoy-ligoy pa. Diretso na po tayo sa karanasan ko. Nakatira ho kami sa isang bayan sa Negros. At yung baryo namin ay malapit po sa isang bundok. At sa likod ng baryo namin ay isang kagubatan. Sa tuwing bilog ang buwan noon, kami na mga pinsan ko ay nanghuhuli ng mga tinatawag naming ipot-ipot o alitap-tap sa Tagalog. Ilalagay namin ito sa isang garapon at paglalaruan. Ako po ay 10 taong gulang nung time na to at hindi pa masyadong uso ang internet, cellphone at kung anong gadget. Sir Chris, ewan ko kung ganun din po sa inyo. Kapag bilog ang buwan doon sa amin, ay naninilaw-nilaw ito. Tsaka malaki talaga kung titignan. At sabi ng lola ko, yung mga sandaling ito ay nagsisilabasan ang mga aswang. Pero syempre, hindi naman tayo maniniwala kapag hindi makakita o maparamdaman. Isang hapon, palabas na ako ng bahay noon nang makita ko ang kalendaryo sa gilid ng pinto at nakita ko dito na bilog ang buwan mamayang gabi. Dali-dali ko namang pinagsabihan ng pinsan ko na tawagin natin sa pangalang Badong na mamayang gabi ay bilog ang buwan at panigurado na maraming alitap-tap. Pero tumanggi si Badong at nagsabi ito na wag daw muna kaming pupunta ng kagubatan kasi may narinig siyang kwento si isang kaibigan namin na inaaswang daw yung ate niya kasi buntis ito. Pero sabi ko naman kay Badong, kung nakita talaga nila ang aswang, edi totoo. Pero kung kwento lang, wag siyang maniniwala. Sa sandaling iyon, sinabihan ko siya ng, ano ka ba naman? Nerbiyoso. Sumagot ito ng, anong nerbiyoso? O sige, mamaya, manghuli tayo. Ito yung paraan ko, Sir Chris, para sumang-ayon po siya sa mga gusto ko. Which is, nagmumukha akong makasarili at sobrang mali. Huwag na huwag ho nating gamitin ang kahinaan ng isang tao para lang sa ating sarili. At nang dahil dito, binago ko ang ugali ko pagkatapos ng mga sumunod na nangyari. Bandang alas 7 ng gabi, sinundo ko si Badong sa bahay nila at may dala-dala akong garapon. Sa garapon na ito, dito namin ilalagay ang mga nahuli naming alitap-tap. At sa paglabas naman ni Badong, ay may dala itong itak. Pinagtawanan ko siya noon pero ang sabi niya, naninigurado lamang siya. Kaagad naming tinungo ang kagubatan. Naalala ko na yung kuya ko at ang ilan sa mga kaibigan niya ay tumungo din sa kagubatan para manghuli ng mga gagamba. Usually Sir Chris, sa mga hindi nakakaalam, tuwing gabi talaga hinahanap ang mga gagamba kasi gumagawa sila ng sapot kung saan-saan para makahuli din ng lamok o anumang insekto para sa kanilang makakain. Pumunta sina kuya sa ibang direksyon at dumiretso sa loob ng gubat. Kami naman ni Badong ay hindi na lumayo. Noong sandaling iyon, kahit saan ka tumingin ay marami talagang alitap-tap basta bilog lang ang buwan. At sa kalagitnaan ng aming panghuhuli, napahinto si Badong at sumenya sa akin na tumahimik at parang may pinapakinggan.
Ako naman ay huminto rin at nakinig. Nung una, wala po akong narinig na kakaiba maliban sa mga kuliglig at ilang insekto. Subalit nagsabi talaga ito na meron siyang nadidinig. Nakinig ulit ako at yun nga, nakarinig ako ng tunog na ek-ek. Sobrang hina nito na kung hindi mo talaga pakikinggan ng mabuti ay hindi talaga maririnig. Dito ko na naalala ang sinabi ni Lola na kapag sobrang hina ng tunog ng isang tiktik, sigaw na niya pala ito. At hindi daw po tuloy-tuloy ang tunog ng isang tiktik. Putol-putol po at maaaring 3 hanggang 5 ek-ek na tunog na parang dumaan lang. Alam ko na marami namang ibon tuwing gabi at iba-iba sila ng lahi o klasipikasyon. Pero sabi ni Lolo, maaaring alaga ito ng mga aswang o di kaya ay sila talaga ang nandoon. Sir Chris, magugulat kayo sa sumunod na nangyari. Lumingon-lingon ako sa paligid at tinignan ko ang bawat puno na malapit lang sa amin. Hanggang sa napansin ko itong isang hugis tao na nasa likod ng isang puno at kumakapit po siya sa isang sanga. At nung nagsabi si Badong na tatakbo kami, biglang tumalon mula sa puno itong taong nakita ko. Diyos ko, nagulat ako na siya lang pala ang pinsan ko sa side ng tatay ko. Takot na takot kami noon pero nung nakita namin siya, parang sasampalin ko po siya ng malakas at tawagin natin po siya sa pangalang Amel. Tinakot mo naman kami. Alam mo, ang sarap mong batukan. Galit na sabi ko sa kanya noon kasi lihiti mong natakot talaga kami. Subalit nakita po naming seryoso ang itsura ni Amel at nagsabi ito nang, oo, may plano sana akong gugulatin kayo. Nauna na akong pumunta dito kasi sabi ng nanay ni Badong, pupunta kayo dito kaya dali-dali naman akong tumakbo papunta dito. Pero ang totoo, hindi ako ang gumagawa ng tunog na ek-ek. Mahabang paliwanag niya sa amin at nakita ko po na seryoso si Amel. Hindi po talaga siya nagsisinungaling noon pa man kasi alam niyang magagalit ako. Sa katunayan, habang nagtatago daw siya sa likod ng puno, narinig niya din ito at hindi nga daw siya makagalaw noong sandaling iyon. At noong narinig daw niyang tatakbo kami ni Badong, dito na siya lumabas kasi ayaw niyang maiwan doon. Natatakot na rin daw ito. Nagsabi ako sa kanila na uuwi na lang kami at huwag na naming hintayin sina kuya kasi marami naman sila doon. Hindi nagtagal, nakarinig ulit kami ng ek-ek at nasundan ito ng malakas na pagaspas at yung hangin pumula sa pagaspas na iyon ay dumampi pa sa aking mga buhok. Dito na po kami nagsitakbuhan habang sumisigaw at dito ko napagtanto na iba talagang pakiramdam kung andoon ka na sa sitwasyon na ito. Hindi ka na makapagsalita at tatakbo ka na lang talaga at hihingi ng tulong. Ni isang beses ay hindi rin kami lumingon at tumingin man lang sa itaas kasi ayoko talagang makita kung ano yung itsura niya. Baka kasi madagdagan lang ang takot ko. Sa sobrang bilis ng pagtakbo namin ay hindi na namin namalayan na nakalampas na kami sa bawat pamamahay namin. Dumiretso kami sa isang tiyangge na may mga nag-iinuman. At nakita ho nila kaming nanginginig at takot na takot, kaya pinatawag na lang nila yung mga magulang namin. Nung nakauwi na ako, sinabihan ako ni Lola kung uulit pa ba ako. At sabi ko naman hindi na, kasi parang na-trauma ako noon sa sobrang takot. At hindi pa dito nagtatapos ang karanasan ko. Meron pa pong isa, Sir Chris. Buwan ng Abril, Semana Santa. Lahat po sila sa bahay ay tumungo sa simbahan para sa isang prosesyon.
Ako noon ay hindi ako mahilig sa mga ganitong sitwasyon at bata pa po ako nung time na to. Kaya wala pa po akong muwang sa mga ganitong bagay. Nagpaiwan ako sa bahay at ganun din si Badong. Bandang alas 5 ng hapon ay umuwi si Badong kasi siya yung binili na ng nanay niya na magsaing. At ako naman, mag-iigib pa ako ng mga tubig noon sa balon. Bandang alas 6 ng gabi, umupo ako noon sa likod ng bahay at nagpapahinga nang makaramdam ako ng pamamanhid sa buong katawan ko. Hindi ako makakilos at parang may nakahawak sa aking leeg, yung mga buho ko sa likod ng aking tenga hanggang sa itaas ng aking batok ay nagsitayuan. Ramdam na ramdam ko, Sir Chris, na meron pong nakatayo sa gilid ko. Tanging mata ko lang ang naigagalaw ko noon. Nakikita ko po itong isang puting damit na nakasayad sa lupa. Hindi man ako makalingon, subalit nakikita ko ito kasi nakatingin ako sa lupa. Hanggang sa umiyak na ako noon kasi parang nawawala na ako ng hangin at hindi na ako makahinga ng mabuti. Unti-unting nawala ang puting damit sa lupa na parang dahan-dahan itong hinila. O di kaya'y damit ito ng isang tao na abot talaga sa lupa at naglakad ito dahilan upang mawala ito sa paningin ko. Nung narinig ko ang boses ni Lola at Nanay na tinatawag ang aking pangalan, dito na ako nakahinga ng maluwag. Kaagad akong tumakbo papunta sa kanila at nakita po nilang namumula ang aking leeg. Tsaka pawis na pawis ako at hinahabol ko talaga ang aking hininga. Binuwat pa ako noon ni Kuya para lang makalanghap ng sariwang hangin. At dito ko na po kinuwento ang naranasan ko. Nagsabi talaga ako sa kanila na hindi ako matutulog doon sa bahay at doon muna ako kinabadong. Mahigit 2 linggo ako natulog kinabadong, Sir Chris, at tuwing umaga lang ako pumupunta sa bahay. Nagpatingin na rin ako sa albularyo. Sabi ng albularyo, masamang elemento daw ang may gawa sa akin noon at nagambala ko daw ito. Yun nga lang, hindi ko alam kung anong klaseng elemento at may marka ho talaga ng kamay sa leeg ko pagkatapos ng pangyayaring iyon. Itong mga karanasang ito ay ang nagpabago sa pananaw ko sa buhay na hindi lang tayo ang naninirahan sa mundong ito. Meron talagang mga nilalang na mahirap paniwalaan hanggang sa makaharap at maranasan mo na ang totoong kababalagan. Maraming salamat.